الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, ngayon ay magbabahagi na naman tayo ngayon ng isang kapupulutan ng aral mula sa kwento ng ating mga dakilang scholar. At ito po ay tungkol po sa kay Imam Abu Hanifa. Kilala po siyang scholar, alam po natin, isa po siya sa madhab, sa fiqh, at ang kanyang estudyante na ang kanyang pangalan ay si Abu Yusuf Al-Qadi. Si Imam Abu Hanifa, sa time na yan ay nagtuturo siya ng kaalaman ng Islam sa loob ng masjid at napakarami ng estudyante. Si Abu Yusuf, isa lamang siyang mahirap na pamilya. At inuutusan siya palagi ng kanyang ama na pumunta sa market sa palengke upang maghanap buhay. Pero ang ginagawa niya, nahuhuli siyang bumalik ng bahay dahil dumadaan muna siya sa masjid para makinig ng lecture ni Imam Abu Hanifa. Lagi siyang napapagalitan ng kanyang ama. Si Abu Yusuf Al-Qadi, palagi siyang napapagalitan ng kanyang ama dahil late siyang umuwi. Hanggat sa nalaman niya na si Abu Yusuf Al-Qadi ay madalas na dumadalo ng pag-aaral sa kanyang teacher o guro na si Imam Abu Hanifa. So dahil doon, pinigilan ng kanyang ama, si Abu Yusuf, na mag-aral kay Abu Hanifa. At si Abu Yusuf Al-Qadi, isa sa mga estudyante ni Imam Abu Hanifa na matalino. Sa dami ng estudyante ni Imam Abu Hanifa, isa si Abu Yusuf na napakatalino sa loob ng kanyang klase. Marami sa estudyante, may mga matatanda, may mga bata, at isa sa mga magagaling mula sa mga binata ay si Abu Yusuf Al-Qadi. Dahil doon, pinatigil ng kanyang ama sa pag-aaral si Abu Yusuf, at nagtaka si Abu Hanifa dahil isa nga sa napakagaling na kanyang estudyante si Abu Yusuf, so hindi na dumadalo. Bakit? Kasi pinigilan ng kanyang ama. Dahil nalaman niya na siya ay nag-aaral kay Abu Hanifa, so yun pala ang dahilan kaya late siyang umuwi sa kanilang bahay at wala silang pagkain kasi nga mahirap lamang sila. Dahil dito, ang ginawa ni Abu Hanifa, pinuntahan niya si Abu Yusuf sa kanyang bahay at pinakiusapan ang kanyang ama na baka pwedeng padaluin o padaluhin sa pag-aaral kasi nga magaling si Abu Yusuf pero ayaw ng kanyang ama. Actually, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang kwento na mapupulutan po natin ng kaalaman ng aral. Sabi ng kanyang ama, hindi pwede, sabi niya, na manatili sa iyo si Abu Yusuf para mag-aral kasi kailangan namin na makain. So, isa lang si Abu Yusuf sa inaasahan ko na makakatulong sa aming pamilya para sa kanyang mga mahanap na pagkain o pera mula sa palengke. Sabi ni Abu Yusuf, ayun ni Abu Hanifa, magkano ba ang kailangan mo? Magkano ba ang kailangan mo, sabi niya, para paatinin mo, para si Abu Yusuf ay makapag-focus, makapag-concentrate na mag-aral sa akin. Sabi ng kanyang ama, dalawang silver ang kailangan ko, sabi niya. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo, kasi si Abu Hanifa sa time na yan, siya ay may kakayahan. So dahil doon, alhamdulillah, si Abu Yusuf ay patuloy na nag-aral at isa nga siya sa magagaling na estudyante ni Imam Abu Hanifa. Dumating ang punto na si Abu Yusuf, sa tagal na panahon na siya ay nag-aaral kay Abu Hanifa, may dumapo sa kanya o dumating sa kanya na sakit, na napakatindi na sakit, halos masabi na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. At hindi nakadalo si Abu Yusuf sa pag-aaral dahil napakalubha ng sakit ni Abu Yusuf. Hanggat sa naitanong ni Imam Abu Hanifa kung saan si Abu Yusuf, bakit hindi na siya nakakadalo. Sabi ng kanyang mga estudyante, dahil siya ay nasa malubhang karamdaman. Binisita ni Abu Hanifa si Abu Yusuf at nakita niya ang kanyang kalagayan na sobrang lubha at nakita niya na parang hindi na mabubuhay at sabi niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kumbaga, ito ay isa sa mga dua na pasasabi natin na talagang matindi na ang pagsubok sa tao. At narinig ng mga tao na mayroong binigkas o binanggit si Imam Abu Hanifa, sabi niya, nangangarap pa naman ako, sabi niya, at naghahangad pa naman ako, sabi ni Abu Hanifa, na ikaw, Abu Yusuf, ang susunod na isang kilalang scholar, mangangaral pagkatapos ko. So parang
na pag narinig ng mga tao yun. Dahil nga nasabi ni Abu Hanifa yun, dahil napansin niya na si Abu Yusuf ay may kakaibang galing at talino sa kanyang pag-aaral. Hindi na umasa si Imam Abu Hanifa na makaka-attain pa si Abu Yusuf dahil sa lubha ng kanyang karamdaman. Pero sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, biglang gumaling ang sakit ni Abu Yusuf Al-Qadi. Pagka galing niya mula sa sakit, kinuha niya agad ang kanyang kagamitan para sa pag-aaral kay Abu Hanifa, pero napadaan siya sa mga tao at sabi nila, "Saan ka pupunta, Abu Yusuf?" Sabi nila, "Pupunta ako kay Abu Hanifa para ituloy ang aking pag-aaral." Sabi ng mga tao, "Hindi mo na kailangan mag-aral." Sabi niya, "Bakit?" Nabanggit ni Abu Hanifa na ikaw ang susunod sa kanya dahil sa kanya magaling. So dahil doon, namangha si Abu Yusuf sa kanyang galing, akala niya magaling na talaga siya. So, nabilib siya sa kanyang sarili, so hindi na siya umatin sa klase ni Abu Hanifa. Pagdating niya mismo doon sa masjid kung saan nagtuturo si Abu Hanifa, gumawa siya ng sariling klase. Dito yung kay Abu Hanifa, dito ang klase ni Abu Yusuf. Kumbaga, piling maalam na rin siya. Ganun na nangyari. Dahil akala niya sa kanyang sarili, magaling na rin siya. Dahil pinuri siya ng mga tao, so yun ang sinundan niya, akala niya ay isa na rin siyang iskolar. Nagtaka si Abu Hanifa dahil biglang may isang pag-aaral, isang klase na nabuo sa loob ng kanyang masjid. Sabi niya, mayroon bang isang sheikh na dumating? Hindi niya alam na si Abu Yusuf pala yun. Mayroon bang isang sheikh o hindi natin kilala na dumating at bumisita sa atin at nagtuturo na rin din sa kabila? Tapos tiningnan nila at nakita nila si Abu Yusuf pala. Yung isa sa estudyante niya nagkasakit. So sabi ni ng kanyang isa sa mga estudyante, sabi niya, "Sheikh, si Abu Yusuf, nagtuturo na siya, nagli-lecture, nagpapatwa, nagbibigay ng rulings." So sabi ni Abu Hanifa, ibig sabihin parang humaba yung kanyang sungay, kailangan putulan. Ipaalam natin sa kanya na siya ay isa pa siyang estudyante at kailangan pa niya ng kaalaman. So dahil doon, ang ginawa ni Abu Hanifa, sinubok niya si Abu Yusuf para malaman na siya ay nangangailangan pa ng kaalaman. Hindi pa niya alam ang lahat ng bagay. Tumawag si Abu Hanifa ng isa sa kanyang mga estudyante at sabi niya, "Tanungin mo si Abu Yusuf na yan sa isang tanong para malaman niya na siya ay nangangailangan pa ng kaalaman." Ano yung laman ng tanong? Ito ang laman ng tanong. Sabi niya, tanungin mo siya, halimbawa mayroong isang lalaki na mayroong gusto niya magpatahi ng damit. Gusto niya magpatahi ng damit at nung dalhin niya ito sa mananahi, tinanggap naman ng mananahi at napag-usapan nila na 2 dirham o 1 dirham ang bayad kapalit nung pagtatahi sa kanyang damit. Napagkasunduan na nila, sabi niya yun, pagka nang bumalik yung lalaki para kunin ang kanyang damit, itinanggi nung mananahi na mayroong damit sa kanya na iniwan yung lalaki. Ibig sabihin, ninako niya. Ninako nung mananahi yung damit na iniwan nung lalaki. Pero nung halughugin nila yung loob ng kanyang tahian, nung kanyang shop para sa tahian, natagpuan nila yung kanyang damit. Natagpuan nila ang kanyang damit na natahi na. Ibig sabihin, ninakaw. So ang tanong dito, sabi niya, natanungin mo kay Abu Yusuf sa ganitong sitwasyon, nung matagpuan nila yung damit na tinahi, babayad ba, magbibigay ba ng 1 dirham? Magbabayad ba yung lalaki na yun kapalit doon sa pagtahi niya, doon sa lalaki na yun na nagnako nung kanyang damit o hindi? Magbabayad ba siya o hindi? Kasi nga ninako niya pero tinahi naman niya. Kung ang sagot niya ay magbabayad, kung sagot ni Abu Yusuf ay magbabayad dahil ninakaw, ang sagot niya ay mali. Kung ang sagot naman niya ay hindi magbabayad dahil ninakaw niya, ay mali pa rin ang sagot. Ibig sabihin, wala siyang option. Magbabayad, mali ang sagot. Hindi magbabayad, mali ang sagot. So ano kaya ang sagot? So tinanong na si Abu Yusuf Al-Qadi, tinanong sa parehong tanong, nahirapan siyang sumagot. Kasi sabi ng estudyante, mali po yan. Sabi niya, kasi ninako niya, kaya magbabayad. Sabi niya, mali. Ah, dahil tinahi niya. So babayaran niya. Sabi niya, mali pa rin. Sabi niya, hindi pwedeng yung tanong na ito ay hindi galing sa isang scholar. So napaisip niya, napuntahan si Abu Hanifa, pumunta siya sa kanya dahil alam niya yung tanong ay galing doon sa kanya. Pumunta siya kay Abu Hanifa at tinanong niya sa sitwasyon na yun. At doon, sabi niya, "Sheikh, sabi niya, meron akong tanong." Sabi niya, "Ano yun?" Sabi niya, "Yung tanong na galing sa iyo." Sabi niya, "Ano yung tanong na yun?" Sabi niya, yung isang lalaki na pumunta sa mananahi, tapos sabi niya, ninako niya, magbabayad ba siya o hindi? Sabi niya, hindi ko alam ang sagot. Sabi niya, may detalyadong sagot niyan. Ganito ang
mga iskolar, talagang malawak ang kanilang kaalaman, at ikaw na isang estudyante pa lang, nangangailangan ka pa ng kaalaman at hindi ka pa pwedeng humiwalay dahil sabihin na ako ay magaling na. Ngayon, sabi ni Abu Hanifa, ito ang sagot. Kung yung damit na yun na kinuha niya ay tinahi niya, okay, tinahi niya, alin sunod yung tahi na pagtahi ng lalaki, alin sunod sa sukat mo, sabi niya, alin sunod sa sukat ng lalaki na nagmamayari ng damit, magbabayad siya ng 1 dirham. Kung alin sunod sa sukat ng lalaki, magbabayad siya. Pero kung ang kanyang tahi, sabi niya, ay hindi alin sunod sa may-ari, kundi alin sunod sa nagtahi mismo, wala siyang babayaran. So yun ang sagot. Yan yung sa fiqh. Kaya ito ang kwento, kabuuan ng kwento ni Imam Abu Hanifa at ni Abu Yusuf al-Qadi. Napupulatan natin dito ng aral. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo pwede magyabang dahil tayo ay maalam na, tayo ay nag-aral na, naiwan natin yung mga teacher natin na hanggang ngayon ay nagtuturo pa rin ng Arabic alphabet, o sila ay hanggang ngayon ay mababa pa rin ang kanilang kaalaman, irespeto pa rin natin sila at huwag tayo magyabang na tayo ay malayo na ang ating narating, nag-aral na tayo sa labas ng bansa, mananatiling sila ay teacher pa rin natin sila at sila pa rin ang naging dahilan pagkatapos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magbahagi sa atin ng ating kaalaman. At inshallah sa mga susunod na mga pagkikita natin, abangan po ninyo ang mga karagdagang kwento natin sa ating mga iskolar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.